Yun guys, anong nangyari sa tanim kong saging yun? Bakit nagkasakit? Yan, nakakalungkot lang kasi yun, malapit na sanang mamunga. Hi mga kabayan, yun, magandang hapon po sa lahat. Today guys, yan, i-update ko kayo sa tanim kong saging guys. Ayan, kung nakikita nyo. Magkaiba sila ng dahon doon sa kabila guys, yan. Napansin ko na to nung isang linggo pa. Yan, pati rin to guys. Parang, ano. Ito yung unang nasakit guys, yan. Ni-research ko sa Facebook, YouTube, yan. Kung bakit nagano yung dahon ng saging guys. Yun, may sakit pala yung saging ko guys. Kaya yan, nakakalungkot lang kasi yun. Imbis malapit ng mamunga yan. Ilang buwan na lang sana guys para bumunga na. Pero yan, talagang kailangan nating tanggalin guys, alisin yung saging yan, pati yung ano, nahawaan pa guys dito sa kabila yan. Kung nakikita nyo yung dahon yun, hindi naman masabi natin na taginit kaya nagkaganito yung saging yan, pero magkaiba talaga dun sa kabila guys yan. Tingnan nyo yung dalawa guys, nahawaan na yung isa. Ito yung nauna, yung isang linggo napansin ko na to. Ayan, tapos tiningnan ko sa ano guys, sa Facebook, YouTube, nag-search ako, tas yun, may sakit talaga. Kailangan pala tanggalin yung saging guys hanggang dyan sa puno kasi yun, pati itong saha guys tatanggalin na lang natin kasi nahawaan na to guys, pati yung kabila. Talagang sobrang malungkot talaga kasi yun, 6 months na to guys o 7 months siguro, basta malapit na itong mamunga, pero yun, wala tayong magagawa kaya yan, kailangan nating tanggalin yung puno nila guys, pati yung saha. Pero yun, yun dito sa kabila, hindi naman nagkaganyan. Napansin ko talaga, nag-ano yung dahon niya. Kaya yan, unahan na natin guys. Para yun, mabuhay pa to yung, yan, ang hingi ako ng dalawang saha guys. Istanpil ko na saging, yan, pwede siyang maulam. Yan ay tundan, yung isa naman ay senyorita. No choice na guys, kaya yan, trabahoin na lang natin to. Tas yan, palitan na lang natin ng bago. Tas yun, dilig-diligan na lang natin yung bagong tanim natin. Yung bagong itatanim ko guys, dilig-diligan ko na lang para yan. Makasurvive siya sa ano, sa panahon ngayon na tag-init. Sobrang ano talaga guys, parang El Nino na. Pero yan, hindi naman na sa ano na naging ganyan yung dahon niya guys dahil tag-init. Talagang nakadapo yung sakit sa saging ngayon. May kapitbahay din kami guys, pinakita ko sa kanya yung ano, saging niya. Sabi niya tanggalin ko na lang daw kasi yun. Ganito yung nangyari sa saging niya guys. Kaya ayan, binigyan niya ako ng saha. Tapos yan, tanggalin ko to guys. Pero hindi ko ibabalik yung saha sa pinaglagyan ng mga saging na to. Diyan lang. Kaya ayan, pati tanggalin talaga to guys. Yan, tingnan nyo. Talagang nakadapo na yung sakit ng saging. Yan, ang lulusog naman sana nito yan. Malusog pa talaga to guys. Pero biglang nagkaganito. Yeah. So yun guys. Shout out po sa lahat ng mga viewers dyan. And sa lalo na po guys sa mga viewers ko po dyan. Mga subscriber na yan. May experience din sa pagtatanim ng saging yan. Sana maano nyo din ako guys. Masuggestion at yun. Pakicomment na lang guys kung sakto ba ako sa ginawa ko yan. God bless po sa inyo guys. Yan. Sa wala ding ano, alam sa pagtatanim yan. Ganito lang din yung alam ko guys at sinasabi ng ano, mas may experience sa akin yan, taga dito sa amin yan. Ayun, suggest lang po kayo guys. Yan, unahin na natin to. Sayang talaga yan. Alam nating papunta talagang mamatay to guys kasi yun. Yung udlot niya guys yan, wala nang udlot. Yun kasi yung unang namatay kaya yan. Kaya hindi na siya tumubo. Ayan guys. Dito na naman si ano, Jinjin. Sikat-kat. At saka guys, tanggalin ko yung tubo siguro guys. Palitan ko dyan ng bulaklak para maganda tingnan.
So ayan guys, ipakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko na yan. Tingnan nyo guys, nabulok yung ano niya, yung mga gamot na ano niya, ugat. Yan. Nakapasok talaga yung sakit ng saging guys. So yun guys, ayan. So ayan guys, ito yung sinasabi ko guys. Yan. Kaya inunahan na natin. Nabutas yung sa gitna guys. Yan, papunta to sa udlot dun sa itaas. Kaya namatay yung dahon. So yan guys, yung iba pa nga sinusunog nila yung tinamnan ng ano eh, para hindi talaga makahawa guys. Tas yun, diyan na lang natin ilagay yung saging, yung saha na yan. Yun eh, susunod natin guys. Sama na natin yung mga saha. So yun guys, ganun pa rin talaga. So yun guys, ayan. Ganun pa rin talaga yung saging guys. Yan, hawaan na guys. Yun, nakakalungkot talaga guys yan. Sana hindi yan mahawaan yung ibang saging natin. Yan. Tingnan nyo yung ano, sa ilalim ng saging guys. Nabutas. Dito dumaan yung sakit ng saging papunta sa dahon. Yan, ito din yung nakita ko talaga sa ano guys, base sa ano ko, research ko sa mga saging na nagtatanim ng saging yan. So, kaya yan, hindi talaga ako nagkamali. Natanggalin yung saging. Ito natin tinapon yung saging. Yung nakita ko pa nga yung iba guys, sinunog nila. Pero yun, nandito naman to sa malayo. Siguro hindi na yan makahawa.
So yun guys, oh. Habang tinatanim natin yung saging guys, yan may nakita tayong laman ng ano, kamote. Maliliit na naman. Guys, puro maliliit. Hindi kasi nakalaki yung mga kamote dito guys, yung laman niya. Dahil sa ano, sa lupa niya kasi yan. Parang buhangin. So yun, dito na yung saging guys. Yun, tatanggalin ko to guys. Mas komportable ako na tanggalin to yung tubo. Para yung bulaklak yung ilagay ko. Para sa akin guys yan, mas maganda kung ito yung bulaklak na itanim natin. Ano lang natin ng konti doon. Ayan. Kasi yun, kailangan na din kasing ilipat to. Yun, masikip na siya sa lagayan guys. Kaya yan. Guys, mas maganda kung yan yung forma. At yun, maganda, madali lang ito paramihin guys yan. Kasi pwede nating tanggalin to. Para ito na naman yung palakihin natin. Yan sa gilid niya. Yan, ito yung sinasabi ko guys. Pwede ko siyang ilagay dito para siya naman yung palakihin natin dito. Yan yung forma guys. Wala na yung dalawang saging na malalaki dito. So yun guys. Grabe. Nanginyal ako kasi yan. Nagano ako dito guys, nagbutas ako yun. Yung pinutol ko na balanghoy dito ko itatanim guys. Sino ba namang hindi mahihingal guys? Tingnan nyo yung bodlong. Halos mga 20 kilos. O kaya mga 15 basta. Lagpas 10 kilos to. Sobrang bigat guys. Matigas pa yung lupa. Tapos mabigat pa yung bodlong. Kaya yan. Sen. Nagdagdag ako ng tanim, magtanim ng bulanghoy guys. Para yan. Pag maubos na, maubos yung mga laman sa tanim kong bulanghoy guys. Yan, dito makakuha tayo. Yan, papunta dun. Itong street na to. Tapos dito. Tatamnan ko ng bulanghoy. Para yung space dito. Yan. Pwede parkingan ng motor. Kasi doon may mga bulaklak na. Yan, ito yung binutas natin guys. Ipatayo lang natin yung bulanghoy. Yan ah. Ganito lang din kasi pag nung nagtanim ako dun sa bulanghoyan ko guys, yan. Effective naman yan. Kaya yan. Dali lang kasi mabuhay yung bulanghoy guys.
Sayang kasi pag tanggalin din natin yung talbos. Yan, marami yung binutasan ko, tapusin ko papunta doon, dito naman sa kabila. Yan guys, yan, natapos ko doon yung sa pagtanim ng balanghoy. Baka yun may nagtaka ba't tinusok ko lang yung balanghoy. Yan. Yun, wala naman yung problema guys, kahit nakatusok lang yun. Kasi yun nga, yung coral, ganyan naman yung proseso ko. Yun. Basta importante niya, alagaan ko lang kasi yun, tag-init niya yun eh. Kailangan niya ng guys, na kahit once a day didiligan ko. Basta yun. Ma-maintain lang yung niya. At yun, pag nabuhay na yan, lagyan natin ng konting abono yan. Para yan, makaano tayo na. Para mag-ano siya, para maging may yung niya, puno, may laman. Para may aanihin tayo. At ganun lang yung proseso sa pagtatanim natin. Ayan. Yun guys, maraming salamat po sa lahat yan. Maraming salamat po sa lahat ng supporter po namin yun, lalo na po sa Panginoon yan. Ayun, please share, comment, and like na lang po guys yan. Okay, mix vlog na lang guys yan. Bye-bye. God bless sa lahat. Love you.